Good morning sa inyo mga kapwa ko Goat Racers, mga backyard Goat Racers at saka sa mga may malalaki ng farm ng mga kambing. Ayan, kamusta kayo? Berman, September, nararamdaman ko na yung unti-unting paglamig. Ayan, malapit ng Pasko. Dandan muna syempre undas. Ayan, pero lumalamig na sa ating mga farm. At talaga namang masarap na rin mag-exercise yan dito sa ating goat farm. Syempre para tayo pawis-pawisan at pangontra sa lamig ng ating katawan. Okay. Naalala nyo ba yung ginawa kong video dati tungkol sa goat house? Diba? Meron akong ginawa na converted from bodega at saka yung dating bahay ng manok. Ginawa nating goat house. Nandito yon. Ayan. So sa nakita nyo naman sa nakaraang video, hindi naman siya yung elevated type na katulad nun sa mga standard na goat farm. At ipinakita ko rin dun sa aking video na yun kung saan yung pinag-umpisahan ko na goat house. Ayan, dito yun. Ayan, so ganyan. Sa ngayon, nandito lang ay isa lang. Ayan, hiniwalay ko yung binubuling kambing natin na siri. Kasama niya yung manok, nagpisa na pala. Ayan, mamaya ako nabibilangin yung sisiu pero sa tingin ko ito ay nasa 8. Ayan, ngayon yung pinagpisaan niya. Okay, so pupunta tayo ngayon sa goat house para makita nyo kung paano namin in-improve, diba? Yung ating goat house para mapadali yung ating paglilinis at yung iba pa natin trabaho. Tapos para makita din natin kung okay ba sa mga kambing, kung sila ba ay comfortable dun sa kanilang pagtulog. At titingnan din natin kung naging konti ba yung mga nagkakasakit. Okay, nandito na tayo sa loob. At siguro okay lang naman dahil umaga naman kahit pinatay ko yung ilaw nila. Eh makikita naman natin sa videong ito yung ating mga kambing. Ayun trapal, kalahati lang yung bukas niyan kasi medyo malamig na nga. Tapos medyo humahangin-hangin pa rin naman tapos nung nakaraang video natin at nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng bagyo. So ganyan, nakabukas siya kalahati. At ito na yung kanilang mga tulugan. Yan. Dati kasi diba dun sa nakaraang video, kahoy-kahoy lang talaga yung ginagawa. So kinorek natin yung mga mali kong nagawa nun. Yan, gaya ng ito, dikit-dikit na talaga yung kahoy, may konting butas lang. Kasi nung nag-uumpisa pa lang po ako, eh malalaki yung siwang yan. Dun nga tayo nabigtihan ng isang bisiro. At talaga namang sayang yun. Dahil napakalakas ng bisirong yun, tas napakayabang. Eh, lumusot dito sa baba at nabigti. So ngayon, ginawa natin maliliit na yung space. Ayan. Ito yung naging mga higaan natin kung sakaling may nasa baba. Meron tayong mga plastic matting. So tatlong klase kasi ito. Meron ito. Yung mga maliliit na walang paa. Tapos ito yung dilaw. At ito naman yung green na may paa. Ayan. So ang pinokus namin, ang pinarami namin talaga is itong green na may paa kasi nga ang goat farm or goat house namin ay hindi elevated. Ayan. So para medyo ma-elevate sila ng konti kahit papano hindi nila nahihigaan kung sakaling umihiman sila dito, makababa ng maayos at ito ay okay pa rin. Ayan, dito sila makakahiga sa taas nito. Ngayon, yung ibang goat farm po na nakikita ko, ang gamit nila itong dilaw. Ayan. Kumbaga malaki yung butas, di ba? Kasya din naman dito sa green yung aking hinlalaki. Pero mas maganda yung distansya nitong dilaw. Hello, ganda! Ayan, kung makikita nyo, kahit bumangon na sila, nandito pa rin sila sa taas. Ayan, si Rosa. Okay, ito yung taas nila. Ayan, pinuno namin ng matting.
So parang ang binili namin ito is worth 3,000. 3,500 something ganun. Ganun yung presyo nung binili namin to lahat. Ilan ba to? Nasa 10, 12. Ayan, mga nasa 12 to nung binili namin kasi syempre bumili kami marami, binigyan kami ng free. Diba? So naka 12 kami na ganito. So sapat na para dito sa taas. Ayan. So meron silang tamang tulugan. Ngayon, pag dumadating yung magwawalis, ayan, ay inaangat lang yan. Tapos binawalisan. Tapos binabalik na ulit. Tapos, once a week, kung sakali na maipunan ng mga ganito, ayan, meron kasi mga naiipon na putik na ganyan. Ayan, binabasa ako. Tapos, pag medyo malambot na siya, tsaka ko ngayon sisirita ng hose. Diba? Pag malambot na yung dumi-dumi na yan. Ayan, bahala ka kasi na malinis yan. So, yun, yung paglilinis niyan, kahit once a week mo lang gawin, ito naman, basta importante na wawalis siya every other day. Ayan. So, hindi naman, kahit hindi every day, kahit makalwahan ka magpawalis, okay lang, kasi hindi naman siya agad nagdudumi. Oh, ito, lagyan natin ng torch, ha. Tingnan natin yung ilalim. Oop, ayun, Tingnan nyo yung mga dumi nila. Doon, may ipon. Ngayon, pagka dumating yung magwawalis natin, inaangat lang yan. Tapos, tatanggalin yung dumi. Tapos, iipunin dito sa labas. Ayan. Tapos, ayun. Yan palang yung napupuno namin simula kahapon. Ayun, pagkayan, napuno na. Yung sako, dadaling ko na yan dun sa nakita nyo nung nakaraan na nag-live tayo. Dun sa ating vermi house. Ayan, yung mga bulate. So, iniipon ko yan dun. Sobrang dami nila dun. At yung iba ay binibenta natin. So, paano naman pag umiihi sila? Okay, pag umiihi sila, dito naman yan. Napupunta yan sa baba. Napapansin nyo, dati kasi diba nung huli nating kinover tong goat house nila, ay syempre, lupa to. Diba? Ngayon, nag-decide kami na gawin tong simento, pa-simento. Ngayon, para makita yung kaibahan o maranasan natin yung kung paano pag-simento yung ilalim ng goat house. Yan. Sabi kasi dun sa Livestock Development Council ng Diliman, dun sa kanilang publication, dapat daw talaga yung flooring ay cement para easy drying, di ba? Mas madali siyang patuyuin kapag ka-semento. Ayun nga lang, talagang kailangan mong pasiritan, di ba? So parang ka rin sa baboy, pero hindi naman kasing dami ng tubig nung kakailanganin mo. So, pag umaga, pasiritan mo lang ng konti, okay na. So, sa umaga, padaanan mo lang ng ganito. Diba, may host kang nakakabit. Pasirita mo lang ng konti ganyan. Para matanggal yung amoy lang, ihi nila. So, pag may hinayin tubig mo, kunyari, sa farm mo, may hinayin tubig. Bili ka nung pressure washer. Yan, para kahit pa paano, talagang matanggal yung mga kapit. So, siritan mo lang ng ganito. Malakas naman yung tubig. Tampasada lang na ganyan. Okay. Okay, so ganun. Pag matapos mong pasiritan, meron kang time para tingnan yung mga kambing mo. Kung meron bang umuubo. Pag may umuubo dyan, syempre, papainumin natin ng oregano. Hindi naman kagad gamot, di ba? Oregano muna. Mukha namang okay sila lahat ngayon. Ayan, kita mo, ngumunguya-nguya. O yung kawing nila na tinatawag. Ayan, kapag ngumunguya ng ganyan yung kambing mo, para silang may chewing gum sa kanilang mga bibig, nagpapakita yan na healthy yung kanilang digestive system. Gumagana. So, ang kambing mo ay maayos ang panunaw. Okay, so pag ganyan, tingin muna. Depende sa'yo kung anong oras mo ilalabas. Kapag yung medyo mainit na, ayan, actually 8:30 na 8:30 na nga ba? Ayan, tas maaraw na. Pwede ko na silang ilabas para mangain-ngain ang santol. Diba? So, maganda naman yung panahon ngayon. At mukha namang okay sila. Pero hintayin natin makalayo itong mga sisiw ko na yan. Baka ihiwalay ko muna. Baka matapakan ng kambing . Okay, labas tayo ha. Nandito na ako sa labas. Ang pinto nila ganito lang. Parang yero lang.
kinabit sa kahoy. Okay? Yan, manipis lang yan. Basta importante, hindi nila makikita yung nasa labas. At dito, still mating. Ang purpose naman yan, para hindi sila tumipas dito, tumalon. Ayan, hindi sila mabalian. Tapos, double purpose yan. Ang still mating kasi, ay pwede mong pagsabitan ng hook. Ang ganito, diba? May hook yan. So, nandun yung mga kumpay nila, mas madaling itali. So, pag hinuhook mo yung mga kumpay nila dito, ng tag-ulan, eh, hindi sumasayad sa baba. Basta meron kang mga tali. Okay, parang dito sa isa. Ayan. So, dito meron tayo sariling hook ko. Nag-iisa si Rie eh, kasi binubuli siya eh. Ayan yung hook niya, sabitan ng kanyang mga pagkain. Ayan o, no, naubos na niyo yung kumpay niya doon. At mamaya bibigyan natin siya. Ang kagandahan naman ng solo siya, eh, wala rin siyang kagaw sa pagkain, hindi siya mabuli doon, di ba? Okay, dito sa labas ng gotas, meron tayong labangan na hindi pa natin nalilinis. Mga pinagkainan nila ng mga nakaraang araw. Ayan. So, meron naman tayo doon na tambakan. Ayun, no. Diba, pagka yung mga nabubulok nilagay mo dyan, na-decompose sila, bababa yan ang bababa. Kakaykain niya ng manok, tutukain ng manok yung mga insekto. Tapos, magiging fertilizer yan para sa ating mga puno. Ayan, no, kakawati. Meron tayo suha o lukban. At meron pa tayong mga santol. Ayun, napakarami pambunga sa taas. Hindi ko lang abot, binabato na lang namin yan. O kaya sigpaw. Yan, sa labas ng ating goat house, nandito yung ating isang bulukan na kung saan nilalagay ko dito yung mga goat manure. At ito naman yung personal kong ginagamit sa aking mga tanim na gulay, fruit trees. At yan, yung iba na iniipon ko doon, yun yung dinadala ko sa vermi house. At yun yung binibenta natin, plantito, plantita, at mga iba pang farmers. Yan. At yung napier, sumisibol na uli. So, ikinakalat ko yan para lalong dumami yung pagkain ng ating mga kambing. Tapos dun, no, kita nyo yung ano, diba kanina naglinis ako, kumbaga siniritan ko yung kanilang goat house. Ayan, dun sa loob. Ngayon, yung tubig dito na pupunta. Yan. So, merong kanal dito, pababa. At diretso yan sa ating langka at sa ating mangga. Yan. Kaya healthy-healthy ang ating mangga. Ngayon, may mga konting naiipon dito ng tubig, pero gagawin ko yan ng kanal para bumaba dito. Ayan. Tapos, eto yung ibang goat manure na nilagyan ko ng kangkong. Ayan. So, subaybayan nyo to sa aking video kung talagang uubra. Uubra ba yung kangkong dito? Lalaki ba yan? Makaka-harvest ba tayo dyan sa mga kangkong na yan? Ayan. Tapos dito, nagsabog ako ng dumi ng, ng buto ng, ano, ng pechay. So, abangan nating sumibol ang ating pechay. So, titingnan muna natin ha, kasi may mga manok ako dito. Possible na tukain nila yung pechay. Pero tingnan natin kung makakapagpalago tayo ng gulay dito. Yan, isa lang ang disadvantage ng project ko na to. Disadvantage yan, ayun yung araw, sayang nabitin ng konti. Hindi tumama dito. So, kung nandito yung araw, mas malaki yung chance na yung gulay natin ay talagang lumago. Diba? So, tingnan natin kung maaarawan to pag tanghali. So, sana naman eh, kahit papano, makahabol-habol ng laki yung gulay. Okay, so tapos na tayo dito sa main goat house. At saka dun sa lalagyan ng ating back. So, yun nga pala, lalagyan ko ng bara ako talaga yon. Eh, hindi ko palang hinihiwalay ngayon dahil aayusin natin ang ayos na ayos to bago natin ilagay si Walter dito. Okay, so pupunta naman tayo ngayon sa ating quarantine area. Ayan. Ito yung ating quarantine area. Layo tayo ng konti para makita natin yung kabuuan. Yan po ang quarantine area ng ating mga kambing. So, covered yan. Meron pang open nga lang dito. Pwede natin lagyan pa ng trapal. May singawan naman ang hangin sa taas, yung mainit na hangin, para hindi masyadong ma-suffocate ang ating makamping. Ito, hi Mike! Yeah, papasok tayo Mike. Hello. Okay. Yan! Nandito tayo sa loob. Ating quarantine area. At hindi pa nalilinis, mamaya palilinisin, umaga pa eh. Yan, yung kanilang pakainan. May apat tayo na laman dito. Andiyan si Marie, si Bel, si Mike, at si Jibe. Okay. Andito, dito sila natutulog. Ayan. Nakawala.
Okay, nakawala sila. Okay, sige, pwede na yan. Maaga naman. Naiwan natin na bukas. O, mamaya naman lalabas din sila. Okay, so na dito sila natutulog sa plastic matting. So, kagabi, nakita ko, imbis na dito sila natulog, lumipat sila dito sa kabila. So, hindi ko alam, parang mas komportable sila dito sa kabila kaysa sa side na to. Okay, so yung mga bisiro ko dati, napansin ko maraming namatay dito eh. So, aalamin ko kung anong problema dito sa ating mga ventilation, kung bakit madaming nilamig sa part na ito. Okay? So, marami pa tayo isa-solve sa goat house o sa quarantine area na ito. Kasi hindi siya pwedeng maging quarantine area kung ganito na may namamatay dito. So, aalamin natin habang umuusad yung mga video natin. Aalamin ko yung mga naging cause kung bakit may mga nanghinang bisiro dito. Ayan. Okay, so maaring open to. May open pa dito. O talagang malamig sa area na ito. So, abangan natin yun ha. Ito ngayon yung bahay ng kambing ni ano. Ni SG Demo Farm. Pasok tayo. Kumakuha na ng malayo kasi umuulan eh. Okay, ito yung sahig. Okay lang talaga malinis din to. No? Dahil medyo mababa pa. Tapos ito yung mga pakainan. Okay. Sakto pala. Tira natin. Kung may bakal ka na ganito, pwede mo palang lagyan ng ganyan. Madaling linisin, no? So, pag meron kang chopper, may chopper ka, kunyari yung shredder, mga napier, pwede. Madaling linisin. Itataob mo lang. So, lalagyan mo lang ng magandang ipitan para anytime na gusto mo linisin, sisirita mo ng tubig or itataob mo na lang. Ayan. Kasi itong dilaw na to, yan standard yan eh. Kasi yung thumb mo, kasha. Ibig sabihin yung mga bisiro, hindi basta-basta may ipit yung ano nila. Paano nito yung mga paa nila. Kaya standard talaga itong dilaw na to. Ayan. Gusto ko talaga itong dilaw na to pagdating sa bahay ng kambing. Kagandahan naman ng green, eh pwede mo ipatong tapos madaling linisin at hindi rin lumulusot yung mga paa nila ng bisiro. Okay. Ang kagandahan naman itong dilaw, matibay tsaka standard nga yung kanyang mga butas. Yan. So, siguro pagbalik ko dito, tapos na to ni SG Demo Farm, tapos na niyang gawin. So, ito yung bubong niya. Yan, sa mga nanghihingi ng idea paano yung bahay ng kambing, ganito eh, nakikita ko dito. Okay. Tapos may trapal, kontra lamig. Yan. Tatapos na pala, kaya ba yan? Yan si Kuya. Dama ka sa video. Harap na lang ang kulang. Yan o. Gusto nga ni Dir eh. Oo. Yan, inaayos ko na rin yung galaan nila. Tapos may pagalaan na dito. Oh, yan. Yeah. Mga napier yung maganda dyan eh. Oh. Nabuhay ba kuya yung ano? Madre de Agua? Okay na. Nagsuloy na. Mabilis yun. Mabilis mabuhay. Ayan. Pwedeng taniman ng mga Madre de Agua yung ano, gilid-gilid. Sa ganito kuya, nabubuhay yung Madre de Agua. Dyan, sa mga sulo. Sa ano? Sa ganyang hindi na malilikot ng kambing. Oo. Oh. Ilalim. Nagagalaan nila eh, wala. Opo. Ayan, ngayon ay tayo inuulan. Maulan. Okay. Ito yung mga manok nila. Bebenta rin po sila nyan. Tsaka mga pabo. Ayan, kung gusto nyo bumili, kontakin nyo na lang sa Facebook page ng SG Demo Farm. Kaya gusto niya rin mag-alaga ng mga ganyan. Hello ma'am. Teacher Rhea. Eh, napamili na kami ng ano, isa lang naman. Grower. Goat feeds. Ito yung ginagamit kong mga, tawag doon, feeds. Sa aking mga kambing para mabilis silang lumaki. At lumakas. Yan. So, meron tayong nakabili pa tayong papaya. Sa malapit kay na Ma'am Jonah.
Sabay tayo sa Amaras Garden. Ayan, tas mga talong na pwede mag-survive ngayon tag-ulan. Okay, uwi na tayo. Kain muna. Okay, tayo. Tapos ng pag-ulan. Doktor na ito. Si Randy Boy. Camera siya. Ay, busog na. Pwede nang pwede nang umuwi. Busog na. Makapag-apuan ng pakaya. At yun ang update sa aking goat house. At kung wala po pa po kayong budget, eh unti-untiin nyo muna sa plastic matting. Kasi ang hirap nang biglain nung elevated na goat house, diba? Napakalaking pera kailangan natin dun. So habang ano, tsaga-tsaga muna sa kung anong meron tayo. So ganun nga. Habang nagpapalago, nag-iipon ng panggawa nung elevated na goat house, eh pwede na to, pansamantala. At alagaan na lang ng linis, okay? So pakawalan na natin sila dahil maaga na. Oh. Ayan, so maglalabasan na yung mga yan. At pwede na silang manaib ng santol. So sa araw na to, hindi ko muna sila i-feed at tamang kain na sila na santol at ilalabas natin sila dun mamaya. Ayan, ang ating mga naglalakihang kambing. Okay, so nang liit yung mga native ko dahil malalaki yung aking mga Anglo. Ayan, si ganda. Napakabait natin na F2. Okay, so see you po next vid. Sa susunod ay papakita ko naman dun sa ating paanakan para makita nyo yung improvement. At kung bakit ako nakakapagpaanak na maayos sa ating mga kambing. Okay, salamat po sa inyong suporta. At kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Okay? Ito po muli ang inyong teacher, Farmer Ali. At salamat po sa inyong lahat.